Isa na namang araw, nakasama nyo ang inyong probinsyano si Dwin. Ayun, manong! At ngayong araw, magluluto tayo ng isa sa mga pinakamasarap na dish ng chicken feet. Pwedeng-pwede itong pampulutan at syempre, pang-ulam na rin. Nakabili nga pala ako dito ng 1 kilo ng chicken feet kanina sa palengke. Pinalinisan ko na rin yan. At syempre, puro kaliwa yung kinuha ko. Mas masarap kasi yun. Kailangan natin dito ng black beans. Siyempre, laurel. Kailangan din natin ng siling labuyo, tomato paste, sibuyas, luya, at siyempre bawang na meron pang presyo. Unahin nga natin munang iprito itong mga paa ng manok. Nilagyan ko nga rin pala yan ng arena upang nasa ganun hindi magtilamsik. Kailangan nga pala natin iprito itong mga manok kasi mamaya gagamitan natin siya ng pressure cooker. Pag hindi mo kasi pinirito yan, aba may tendency na magkahiwa-hiwalay at magdurog-durog-durog-durog-durog-durog-durog-durog-durog yan. Pag nag-golden brown na, ay pwede na natin siyang ahunin. Tapos, ganun din yung gagawin natin doon sa susunod hanggang sa maprito natin lahat. Isa nga marahil sa pinakasikat na pulutan na itong chicken feet. Ganun din pag may mga handaan. Bukod kasi sa mura na, ay pagkasarap-sarap naman talaga nito. Maalala ko dati nung mga bata pa kami, ayokong kumain nito. Paano kasi pagkakunat-kunat naman ng pagkakaluto? Pero habang lumalaki ako at habang nagtratrabaho ako doon sa Chinese restaurant dati, natikman ko yung napakasarap na chicken feet nila. Kaya sabi ko sa sarili ko, ganito yung gagawin ko na ipapatikim ko sa family ko. At yun nga yung lulutuin natin ngayon mga kamanong. Buti na lamang talaga at nasilip ko yung menu na yun. Kung hindi, siguro di matitikman ng pamilya ko itong napakalambot at napakasarap na chicken feet na to. Uy, tama na ang kwento. At umpisahan na natin ang pagluluto. Gaya ng sinabi ko kanina, gagamit tayo dito ng pressure cooker. Kalahati nga ng mga rikado ay lalagay natin dito sa bandang ilalim. Nang sa ganun, magiging solid talaga yung flavor. At saka syempre, ang pinaka-goal talaga natin dyan, hindi magdikit-dikit itong mga chicken feet dito sa ilalim ng pressure cooker. Pagkatapos nating mailagay yung ibang mga rikado, syempre, itong mga chicken feet naman yung ilalagay natin. Ilalahat na natin yan. Medyo maliit nga lang yung pressure cooker ko. At yung manahulog dyan, syempre, ilalagay natin yan. Malinis naman yan. Pinoy tayo. Tapos syempre, yung kalahati ng rikado naman, ilalagay natin dito sa ibabaw para intact talaga yung flavor niya. Siyempre, lalagyan natin yan ng konting soy sauce. Medyo tinimplahan ko na nga yung chicken feet dyan kanina, kaya medyo may lasa na rin yan. Siyempre, pagkatapos ng soy sauce, ilalagay natin yung sikreto nating malupit dyan. Magdadagdag nga pala muna ako dito ng laurel, saka ako ilalagay itong tomato paste. Pag wala kayong mga tomato paste, pwede rin palang tomato sauce. Pero para sa akin, since pang matagal ang lutuan to, tomato paste talaga dapat yung ilalagay ninyo para lalong mas makulay at syempre, mas malasa. O ito na yung sikreto na sinasabi ko kanina, isang bote ng soda para lalong lumambot yung chicken feet at lalong magkalasa. Syempre, maglalagay din tayo ng tubig para hindi masunog pag pinapakuluan na natin. Tatakpan lang natin to at isasalang natin sa mahinang apoy. Pagkaraan nga ng 1 oras ay ganito na ang itsura ng chicken feet natin. Masarap na at malambot pa pero hindi pa dyan nagtatapos. Hiniwalay ko nga muna yung mga chicken feet dyan. Tapos itong sauce, papakuluan natin dito sa tausi o black beans. Hindi ko nga pala sinabayan kanina kasi binabad ko muna sa tubig. Kasi kung di mo gagawin yon ay pagkaalat-alat naman talaga ng tausi na to. Pagkatapos nyan, oras naman na para ilagay ulit itong mga chicken feet. Banayad na apoy o mahinang apoy lang yung gagamitin natin dyan. Hahaluin natin ng banayad din para hindi magkalasog-lasog yung mga chicken feet. Hihintayin natin na mag-corporate yung lasa ng black beans. Konting halo-halo lang talaga. Tapos syempre, oras na para ating tikman. Abay, ito na ang itsura. Ang sarap-sarap naman na talaga. Ito na yung chicken feet natin pagkaraan ng 1 minuto na pagpapakulo dito sa sarili niyang sauce. Abay, kung titingnan mo naman talaga, ay kuhang-kuha talaga yung itsura ng chicken feet sa mga Chinese restaurant. Kulang na lang talaga bamboo steamer para masabi mong nasa restaurant ka talaga. Sobrang lambot. Masarap itong pangpulutan. Hindi tayo umiinom, pangulam lang. Grabe, lambot.
Nakita nyo? Halos wala akong ilabas sa buto. Kasi yung mga buto-buto niya, sobrang lambot. It's melting your mouth. Sulit na sulit yung paghihintay ng ilang oras. Sarap. Sulit. Kanalo. Sobrang lambot. Ganun, i-level up yung chicken feet mo. Hindi na lang dapat yung typical na adobo. Lambot. Solved na naman, mga kamanong. Thank you.